Hi, welcome back sa aking channel at welcome back dito sa garden. So ang gagawin natin ngayon guys, yung mga pinasingawan ko na mga ICU natin na tinanggalan ko ng goma. So 1 month na sila, tatanggalan natin ng plastic ngayon. So after nating matanggalan ng plastic, ay babalik pa rin natin sa shaded area. Tara guys. So ayan guys, ito na yung mga tinanggalan natin ng goma ng mga nakaraan. So tatanggalin na natin yung, titignan na natin, tatanggalin natin yung kanilang mga plastic. So ayan guys, titignan natin. So ayan guys, so buhay na siya. Tapos ayan, hindi lang gaanong kita guys sa screen, pero ayan, meron na siyang ugat. Tatabi lang muna natin dito guys, kasi itong mga to ay lalagay pa rin natin sa shaded area after natin tinanggalan ng plastic. So tignan natin. So dati sabi ko nga sa inyo guys, sa mga ina-ICU natin, meron din mga hindi nabubuhay. Kaya tignan natin kung ilan yung mga successful sa ating mga na-ICU. Kaya okay lang yun guys, yung mga ICU natin na hindi nabuhay. So, meron po talagang nangyayaring ganun. Pero, halos naman. Ayan. So, ito guys, ayan. May flowers na siya. Ayan. So, yung ugat niya, guys, ayan, meron na siya ring ugat. Titignan natin lahat. So, ito, ganda, oh. Strawberry red. Ayan, tiyaran. Ito na yung kanyang. Ayan, guys, oh. Ayan, kung kita niyo sa screen. Ayan, ang, ito. Ang kulay puti. Ang laki ng ugat niya. Kaya, sagradong buhay na ito, guys. Pagkatapos nating mabuksan, ilalagay pa rin natin sa shaded area. Hindi muna natin sila ilalagay sa, i-expose sa sobrang init. So, doon muna sila sa dati, kung saan ko sila, kung saan sila nag-stay nung natanggalan ng plastic. So, ayan guys, yung ugat. Kaya yung mga iba dahil puti at makapal yung kanyang ugat, nakikita natin. Ayan guys. So, ito yung kanyang flowers guys. So, ayan, nakapagpabuhay na rin kayo. So, titignan natin lahat yung mga may bulaklak. So, ito pa yung ating, ayan. So, ang sarap din ng pakiramdam guys kapag nakakabuhay tayo ng tanim. Especially yung mga bonggambilya na gustong gusto natin. Ayan. Meron na rin siyang flower. Ayan, dito lang muna. So, nakikita ko naman guys, marami naman nabuhay. So, baka parang konti lang or tignan natin guys, no? Ayan. So, ito pa, guys, yung isa pa na may flower. Ayan, guys. Hangga, meron na rin siyang ugat, guys. So, ito. So, ilalagay ko muna dito sa palanggana. Kasi, ilalagay pa rin natin sa shaded area. So, yan yung mga strawberry red. Ito pa. So, ito tatanggalin lang natin yung natuyong dahon. Pero, ito. So, mula nung tinanggalan ko, actually, sumobra ako dahil after 5 days lang sana. Pero, okay lang siya guys kasi na up to 1 month naman itong ating ano. So, kung susumahin, mag-1 month na sila.
So, hindi natin kailangan masyadong patagalin kasi baka mabulok na yung kanyang sanga. Kaya, ayan. Kasi yung iba guys, kapag nasusobra ng araw o nagtatagal sa kanilang pagkakabalot ay namamatay sila guys. Ayan. So, ito guys, so, yellow naman. So, ayan, yung kanyang ugat din. Ayan, yung kulay puti. Ayan. So, ayan. So, marami tayong mga Mayflower, guys. Kasi yung sabi ko dati, kapag nagputol ako ng sanga, ay, ito, napalimutan ito, guys. So, meron pa siyang goma. Ito, guys, so, hindi ko natanggalan ng goma. Pero tignan natin, guys, kung ayan. Ayan, mga natuyo na yung kanyang dahon. Pero meron siyang ugat, guys. Ayan, oh. Ayan yung kanyang ugat. Lumalabas na. So, kahit may mga natuyo siyang dahon, may ugat siya. Ayan. So, ito yung mga natuyo niya. Pero buhay yan, guys. Kasi yung mga iba, meron talagang ganito. Ayan. Tignan pa natin yung mga may flowers na red, guys. So, ayan, may flower na rin siya. Ayan, meron na rin siyang ugat, guys. Nung itanim ko kasi ito, guys, wala silang ay, nung itanim ko sila, meron silang maliit na buds. So, pag ganyan, guys, diba tinatanggalan ng tinik at saka yung mga dahon sa baba. So, kung meron silang maliit na buds, pwede hindi natanggalin yung buds kasi yun ay magtutuloy-tuloy na kagaya ng mga to. Ayan. Ayan guys, super ganda nito. Grabe guys, ang ganda nito. Kasi tignan nyo yung kanyang ugat. Super laki. Ayan. Ay, saan ba? Ito, ayan. Yung kulay puti. Sobrang laki ng kanyang ugat. Ganda pala itong dilaw. Ayan, laki ng ugat. So, mamaya, ilalagay uli natin dito. Nagahanap ako na, oh. So, eto pa. Inunak muna yung mga may flower na. So, ayan, meron na rin siyang flower. Patignan natin. Ayan, meron din siyang ugat, kaya lang maliit pa. Mamaya ililipat na lang natin. Ayan guys, yung sinasabi ko sa inyo. Meron din sa mga na-ICU natin na hindi nabubuhay. So ito wala siyang ugat. Ayan, parang tuyo na rin yung kanyang sanga. So itatabi lang natin muna guys dito. So, observation ko guys, yung strawberry red, ang dali niyang mabuhay. Kaya nagtanim ako ng, kaya marami yung naipunla akong strawberry red. Ayan, ayan guys yung ugat niya. So, ayan yung kanyang maliit na dahon. Balik ko na lang muna sila dito. So, ito pa, strawberry red. Ayan, ayan yung kanyang dahon, maliit pa. Pero, ayan, may ugat na rin siya guys. Maliit lang yung ugat niya. Pero ayan yung dahon niya. So, itong mga iba guys, di ko alam yung kanilang variety. So, tignan natin kapag sila ay lumaki kung ano ang kulay ng kanilang bulaklak kapag nagkabulaklak na sila. So, itong mga ganitong kaliit guys na mga ano, hindi pa sila pwedeng lagyan ng fertilizer. Ayan, ito. Tingnan natin kung may mga natuyo siyang dahon. Tanggalin ko na lang yung mga natuyo.
Tapos ayan, maliit lang yung kanyang ugat. Tapos ito, ayan, hard yung kanyang stem, ayan, medyo mature, pero ayan, inaisiyo ko pa rin, pero ayan naman, buhay naman yung kanyang dahon. So makikita naman natin guys kapag buhay yung ating tanimin, kasi sa kanyang stem at sa kanyang dahon. At saka syempre yung ugat, kung nagkaugat. So ito guys, tingnan natin guys, kasi meron pa naman syang dahon, no? Pero wala akong nakikita ang ugat, o baka sobrang liit lang ng ugat na hindi nakikita. Kaya lagay muna natin dito guys, kasi pwede pang mabuhay. O ito guys, ayan o, nalaglag na yung kanyang mga natuyong dahon, pero ayan yung kanyang maliit na dahon sa taha, sa taas. Ayan. So ito pa, maliit pa lang yung kanyang mga dahon. Pero guys, kasi 1 month na ito, kaya kailangan ko nang tanggalin yung kanilang mga plastic. Baka pag nagtagal pa sila sa plastic, ay lalo lang mabulok. Ito guys, oh. Ayan, yung mga malalaking yan dahon, tatanggalin ko na lang kasi natuyo. Pero meron siyang mga panibagong dahon. Ayan. Ito yung mga dahon natin na hindi tinanggal. Pero ayan, ito yung mga malalaking dahon na pinutol ko kasi sobra laki. Pero ayan yung mga sumunod niyang dahon. Fresh pa yung kanyang dahon. Usually mga, ayan oh, tingnan nyo guys oh. Ayan, may mga bagong sulpot na dahon. So, alam natin na buhay ito. So, ayan. Ayan, ayan ang ganda ng ugat niya din oh. Ang laki. Ito sa baba. So, ganito lamang guys. So, more or less, ang ICU natin na ito ay umabot ng 1 buwan. So, nung nakaraan, tinanggalan ko yung goma nila. Napasingawan na. Kaya ngayon, tatanggalin na natin yung plastic kasi baka sumobra sila. Ay, sumobra sila sa 1 buwan. Ay, matuyo pa. Ito guys, oh, matuyo pa yung kanyang sanga at kanyang mga dahon. Kapag sobra sa araw. Ayan o. Mga bagong sulpot na mga dahon. Mga maliliit pa. Ito guys yung sinasabi. Ah, ito. Parang, ayun guys o. Parang nakikita mo na planta siya, pero may mga pasibol siyang dahon. Ayan, maliliit na dahon. Ayan. Sige. Ito lang muna yan guys. So ito pa. So ayan, meron, ayan, isa lang yung dahon, wala pang sumulpot na dahon, pero lalagay ko lang siya dito. Kasi posible pa kung mabuhay yan, guys. Kaya huwag mo nang aalisin. Ah, ito guys, oh, talagang buhay. Ayan yung ugat. So malalaki yung ugat. So yung pagkakaroon pala ng ugat guys, depende din sa variety. Merong mga variety na madaling mag-ugat. So mga yung 20 days pa lang, meron na. O 2 weeks, ganyan. So meron naman mga variety na matagal mag-ugat. Kaya nag-extend tayo. Kaya umaabot ng 1 buwan. So depende sa variety guys. Kung kailan siya magkakaugat. Ayan oh, laki ng ugat nito. Ayan, yung mga dahon na nung in-ICU natin, tapos may mga bago na siyang dahon. So ito guys, wala pang dahon, pero tignan muna natin. Pero may ugat siya oh. So lagay muna natin siya dito. So ito guys, oh, ayan o, oh,
may possible siya na mga dahon. Ayan. Ayan, ang laki ng ugat niya. Kaya, ayan. Mga pasulpot na mga dahon meron na siya. Ang laki pa ng ugat niya. Meron pa akong mga na-ICU guys, pero tignan natin mamaya. Tatanggalin ko pa yung mga goma. Ito guys, oh. Ayan, may mga bagong sibol na dahon na siya. So, kung susumahin natin guys, yung mga na-ICU ko na to ay halos buhay. So, ilan lang? Dalawa, tatlo ang hindi naging successful. Ayan, oh. Ang ganda pala nitong variety na to. Ayan, hindi ko alam kung anong variety nito guys. So, pero, ayan, tignan nyo yung ugat niya. Super dami at ang taba. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo. Ito guys, so, ayan, lumalabas na. Yung kulay puti. Ayan. Yung kamukha ng mga iba kanina. So, itong variety na to, maganda siya kasi malalaki yung kanyang ugat. Hindi kamukha nung iba na halos di mo makita yung ugat, pero buhay yung kanyang sanga. So, kagaya din nito guys. Ayan, oh. Ayan, may bago siyang mga dahon. Ay, ang ganda rin ng ano niya. Laki din ng ugat. Ayan. Ayan. Malaki din yung ugat niya guys. Ayan. Ang sarap din sa pakiramdam guys kapag nakakabuhay tayo. So marami na rin naman akong napabuhay. Ito guys, so bagong sulpot lang. Pero hindi ko nakikita. Ay, ayun yung ugat niya. So ayan, bagong sulpot na dahon. So ayan, ang ganda rin nating napabuhay na mga na-ICU natin. Ay, ito guys, so ito yung mga kanina nakasama na magandang mag-ugat. Ang lalaki ng ugat niya. So, magkakasama sila. Pang-iisang variety sila. Ayan, oh. Ayan. Guys, ayan. Kung nakikita niyo yung puti na yan. Ayan. So, ang ganda. Ang ganda ng kanyang mga ugat. Malalaki. So, iisa, ayan pa. Ito pa, guys, oh. So, ibig sabihin, isang variety lang ito. Magkakasama. Ayan, oh. Yung kulay puti na yan. Ito pa. Ang katabi niya. Ayan, yung kulay puti. Yan. Maganda yung ano ng roots ng mga variety na to. Ang lalaki ng ugat. Ito, guys. Okay pa naman yung kanyang dahon. Pero wala akong nakikita ang ugat. Pero, kabilang natin dito. So, ayan guys, nakarami tayo sa ating propagation. Ayan, ayan. Grabe ugat niya guys. Ayan, kikita nyo ang late lang. Ayan, kung ayan yung nakikita nyo sa screen. Ayan lang siya. Pero ang ugat niya guys, grabe. Grabe sa dami. Ayan. Kung nakikita nyo, ayan. May lumalabas pa dito ito. So, ang dami niyang ugat guys. Ayan o, oh, yung kulay puti. Pero tignan niyo yung kanyang dahon at sanga. Malit pa. Pero sure na buhay na yan guys. So sabi ko nga sa inyo, yung strawberry red ay mabilis lang silang tumubo. Kaya medyo marami din yung... So ito guys, ayan, nalantay yung mga ibang dahon niya. Pero tignan pa natin kamabuhay. Kasi ay nako, grabe naman to guys. Talagang natutuwa naman ako dito. Talagang, ayan, meron naman siyang pang pasulpot na bagong dahon. Tapos, tignan nyo yung kanyang ugat. Ayan. Kikita nyo guys, ito. Ayan. Kung alam guys, kung nakikita nyo. Eh, paano ba? Ayan, oh. Ayan, yung kulay puti na yan. Ayan, ang dami niyang ugat. Ang lalaki pa. Ang lalaki ng ugat niya. So, ayan. Magkakasamang variety yung mga to. Kasi, pare-pareho silang matataba yung ugat. Ito pa. So, ayan pa guys. So, ayan. Buhay na buhay yung kanyang mga dahon. Ito guys, yung kanyang ugat. Lumalabas na sa kanyang plastic. Ayan. Ang saya naman dahil
Marami tayong nabuhay. Ayan guys, ang ugat, ang laki. Tapos ayan. So, yun lang guys, yung pag-propagate through ICU. So, yung mga hindi ko naging successful, parang dalawa, tatlo, ayan. So, halos na mga tinanim ko ay maganda yung kanyang roots, maganda yung kanyang ugat, malaki at mataba. So, ito pa guys, yan, magkakasama lang sila. Tingnan mo yung ugat niya sa ilalim, puti na malaki. So, ayan, isang variety lang ito guys, kasi pare-pareho sila ng ugat, malalaki. So, ito guys, oh. Tanggalin ko na muna yung ibang itong dahon niya. Pero, tignan nyo guys, medyo makikita nyo yung kanyang dahon ay hindi gaanong, ano ba yun? Lively, hindi siya. Pero tignan nyo yung ugat niya sa ilalim. Ang laki. Ayan, yung kulay puti na nakapaikot dito sa ilalim. Ugat. Ugat yung kulay puti na yan. Ayan. Pero tignan nyo lang yung kanyang sanga. Ang liit lang. Magkakasama sila. So, ito pa yung ating strawberry red. Ayan, dami na niyang sulpot na, ayan, yung maliliit na dahon. Ayan, kung i-rate natin guys, itong ating na-propagate ay halos. Konti lang yung mga hindi naging successful. Parang dalawa pa lang yung natanggal ko. So, ayan. Ayan sila guys. Ayan. Buhay na buhay. So ito kasi, matured na yung stem nila. So hindi ko alam kung ayan, malapas silang. Pero lagay lang natin doon. Kasi tignan natin. Hindi naman nilagyan ng plastic ito. Ay ito guys. So ayan oh. Talagang buhay na buhay. Tingnan mo yung ugat niya sa ilalim. Ayan po. Ayan oh. Nakikita niyo po sa screen. Ayan. Super taba at dami ng ugat. So ayan, magkaka pare-pareho ng variety ito kasi pare-pareho ang lalaki ng ugat nila. So ito, meron tayong isang casualty pa. Pero wala din siyang ugat. So ayan, dito sa tinanggalan ko ng plastic, guys. Ito dalawa lang pala yung casualty ko. Ayan. So ilalagay lang muna natin dito. So, itatabi ko lang. Minsan kasi, baka tumubo pa. Pero dalawa yung casualty natin, guys. So, ang ganda. So, isa rate ng ating propagation ngayon ay super ganda ng ano natin, pag-propagate natin. Kasi halos buhay. So, dalawa. Yung pinakita ko sa inyo, guys, na hindi successful ay dalawa lamang. So, after nito guys, ilalagay natin uli doon sa shaded area. So, ito yung mga mabulaklak natin. So, ito guys, yung walang plastic dito sa side, itatabi ko lang muna sila. So, para may mga kasama. Ito. Pero, ayan na yung ating successful propagation. So, ang sarap. Yan, pakiramdam na makapagpabuhay tayo ng mga tanim na bonggonvillea. So, ayan na guys. Pag-ilang natin. So, ito na guys. Presenting yung aking na propagate na mga bonggonvillea. So, ayan guys. Yung ating ayan. Ayan yung ating na-propagate. Ayan dito. So, ito. Ayan ko lang muna ito. Ito yung mga walang plastic. So, ayan yung may mga bulaklak na. Ayan. So, ayan guys. So, ngayon guys, ibabalik natin uli dun sa shaded area. So, hindi pa sila pwedeng expose sa arawan. Ayan guys, ito na yung ating garden ngayon.
So ang nagawa natin ay natanggalan na natin plastic yung mga na-ICU. So halos buhay. So dalawa lang guys yung casualty natin sa ating mga na-ICU. So yung graph, guys, baka mamaya na lang hapon kasi maghahanap pa ako guys ng pwede kong i-graph. So maghahanap pa ako dito ng pwedeng sanga na pwede nating gawing pinaka rootstock niya. Ayan guys, so later po baka makapunta din ako sa isang garden. At yung mga na nag-i-inquire po kung nagbebenta po ako. Yes po, nagbebenta ako. Pero ito pa lang po you guys, yung mga for sale natin. So, ayan. Ayan. So, i-update ko na lang po kayo kung ano yung mga for sale. So, may nagtanong din sa akin. So, nagpapasensya ng picture. So, yan guys, isend-send ko po sa kanya yung mga picture na for sale natin. So abangan nyo, baka mamaya makapunta ako sa isang garden dito sa malapit sa amin guys. So yan guys, thank you so much sa inyong lahat. So tignan muna natin yung mga mabulaklak nating mga halaman dito. Ayan, so ayan, ito oh, si White, talagang si White ay white na white, si Guambilia, si Guambilia White, ang ganda niya. Ito oh, parang gusto kong putulin ito guys. Ang haba niya oh. Pero hintayin ko muna. Kasi nagagandahan ako sa kanyang bulaklak. Talagang white na white. Pero pwede siyang putulan dito. Pwedeng putuloy niyo sa nga para bumilaw. Pero later ko na lang gagawin yan guys. Kasi ang ganda pa ng kanyang bulaklak. So ayan lang guys for today. And thank you so much guys sa inyong lahat. Sa mga nagsusubscribe sa akin, sa mga nagle-likes, comments, at nagsishare. Maraming salamat po at see you on my next vlog guys. Thank you for watching. Bye!